maganda at pinagpalang araw sa inyong lahat. Nandito ako sa inyong harapan, Mary George Lenora B. Subiera, bilang isang mananalumpati galing sa BS Pharmacy 1A. At hinihiling kong inyong buksan ang inyong mga puso at isipan upang matintindihan ang aking talumpati patungkol sa mga bagyo ng buhay. Mga bagyo. Ang buhay ay puno ng pasanin at pagsubok. Minsan na itong sinabi sa amin ng aming youth pastor. Lahat ng tao ay pasan ang bigat ng mundo sa kanilang balikat. Ang bigat ang hindi pagpasa sa kanilang mga pagsusulit. Ang bigat ng pananamlay at panghihina ng dahil sa hindi makatulog tuwing gabi. Ang bigat ng pagkawala ng iyong mga mahal sa buhay. At ang bigat ng pagdadala sa katotohanan na ikaw mismo ay hindi mo dinadala o pinapasan na ang iyong mga bagyo sa buhay. Dahil pagod ka na at natatakot ka na baka hindi mo ito madala. At ang lahat ng to ay naipon hanggang sa lumaki at ang katawan mo'y parang bibigay na sa bigat. Ngunit ano nga ba ang kailangan nating gawin kapag tayo nakakaramdam na tayo nasa bingit na ng pagkakawasak? Ano ang dapat nating gawin kapag pakiramdam natin na ang mga paraan na alam natin ay hindi natin kaya? Kailangan nating buhatin ang bigat hindi dahil sa kung sino tayo ngayon at kundi dahil sa katauhan na gusto nating maging. Huwag na huwag mong hahayaang sabihin nila sa'yo na hindi mo kaya. Dahil ikaw ay may pangarap, layunin, at kailangan mo itong protektahan. Ako ay nabuhay sa mundo ng walang ama. Ama na ililigtas ako kapag may nananakit sa'kin. Ama na tinatawag nilang first love, first boyfriend, first best friend, at kung ano-ano pa natawag nila sa kanilang mga ama. Sa maikling salita, ako ay nabuhay sa isang pamilyang buwag na. Isang umaga noong Marso sa taon ng 2014, ang araw ng aking pagtatapos sa elementarya. Kulang ang mga salita upang mapakita kung gaano ako kasabik na makuha ang aking mga medalya na naipon ko simula noong ako'y nasa unang grado pa lamang hanggang sa ika-anim na grado. Hindi ko rin maipahayag kung gaano ako nasasabik na basahin ang sulat na ginawa ko para sa aking ama. Sa wakas, may pagyayabang ko na rin ang mga medalyang naipon ko sa kanya. Sa pagkakataon na makikita ko ulit siya kahit na kami ay nasa magulong sitwasyon. Napakadami naming plano ng aking ina. Kasama doon ang pagiging buo namin at pagbukas muli ng aking puso sa aking ama. At pagpapatawad sa kanya sa kabila ng kanyang pag-iwan sa akin nung ako'y 2 taong gulang pa lamang. Sa kasamaang palad, hindi kampi sa akin na tadhana. Namatay ang aking ama matapos ang aking pagtatapos sa elementarya. Ako'y galit na galit sa aking sarili dahil nung ako'y may oras pa lamang, hindi ko pinaramdam sa kanya kung gaano ko siya kamahal. At kung gaano ako nagpapasalamat dahil ginawa niya ako o dahil hinayaan niya akong mabuhay dito sa mundo. Puot ang aking pinadama sa kanya nung siya'y nabubuhay pa lamang. At galit na galit ako sa aking sarili dahil napakasama kong anak. Gusto kong takbuhan ang sakit, ngunit napagtanto kong na ang pagtakbo o pagtakas sa bagyo ng iyong buhay ay isang karerang hindi mo mapapalanunan. At napagtanto ko rin na mas malaki ang Diyos ko kesa sa mga bagyong iyan. Isang ugali ng tao ang pagsisisi kapag huli na ang lahat. Isang katangian ng tao ang pagkakaroon ng mahina na puso at pagkitil ng buhay kapag ang sitwasyon ay gumulo na o kapag ang buhay nila ay gumulo na. Ngunit ito ang ating pakakatandaan. Sumuko, huwag tumigil, tumayo at ihanda ang sarili para sa susunod na laban. Ihalin tulad mo lang ang iyong mga problema sa isang essay sa iyong exam. Mga bigong pagsusulit, mga mapanakit na salita, pagkawala ng iyong mahal sa buhay. Sa paraang ito ay makakahanap tayo ng strategiya upang masolusyonan natin at upang ito ay ating malampasan.
Sa paglubog ng buwan ay may panibagong araw, panibagong biyaya, at panibagong laban. Ngunit, sa bawat kawalan ng katiyakan ay may nakatagong posibilidad. Kaya ngayon, hindi ko na pagtutuunan ng pansin ang mga pagsubok na paparating, sapagkat inaalala ko lahat ng tagumpay na kanyang nakamit. Ang Panginoon ang aking panustos. Matatag ako sa ilalim ng presyon at ako'y handa sa anumang pagsubok na darating simula ngayon. Ang kinalabasan ay aking nalampasan. Kasama ko ang Diyos. Ako ay sapat at aking niyang panghahawakan. Mapanghahawakan ko dahil sa aking pananampalataya. Pangangailangan ko, kanyang ibibigay. Ako ay mas lalakas, mas aayos, mas magiging panatag, mas magiging matapang. Ako ay handa. Ako ay nakatuon. Ako ay may pag-asa. Ang Diyos ay laging andyan, lalong-lalo na sa mga panahong ikay pasuko na. At ngayong alam mo na na ikaw ay hindi nag-isa sa mga pagsubok na darating sa iyong buhay, at alam mong kaya mo na itong harapin, lumabas ka at harapin mo ang iyong gulayan. Harapin mo ang iyong bagyo at buhatin ang iyong pasan. Yakapin mo ito dahil sa bawat bagyo ng iyong buhay, may nakatagong biyaya.